I look into your face, all I see is endless grace. All I want to do is give you cause to smile. And in your eyes I treasure a store I've never seen before, like a universe of love yet unexplored. But my eyes are filled with tears, and everything inside me quells with silent fears. Because I try, I'm not what I should be. No, I cry, I can never seem to see. And yet your voice in the silence of the deep rings true to me. See, I still believe in all that you can be. And you may fail me, but don't forget you bear my name still. I trust you and always will. Do you trust me? Confidence, I say, all I want to do is give you cause to smile. In your eyes a treasure store I've never seen before, like a universe of love yet unexplored. Now I know I'm in your. I never learned to fly or walk upon the sea, yet you believe in all that you can be. You never failed me in darkest night, you bear your signet still. I trust you and always will. I trust you and always will. You're not even satisfied at this, you cannot rest. I will not miss, your plan is not fulfilled until I'm safe at home with you. You spilled your blood to make me free, you'll make all you're supposed to be. And never and forever when I see your face, I'll sing your grace. And then I'll know I've learned to fly your rock upon the sea, cause you believe in all that I could be. You never failed me in heaven bright, you bear your signet still. I trust you and always will. I trust you and always will. I love you cause you love me. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan ka po sa lahat. Muli ay amin pong binabalik ang papuri at pasasalamat sa inyo sa mga oras na ito. Amin pong
patuloy na binabalik ang papurit pasasalamat sa pamamagitan, Panginoon, ng awit. Nawa, Panginoon, sa kabila po ng aming nararanasang mga problema sa aming paligid, krisis, amin po, Panginoong, ina-appreciate ang inyong pong patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, ito po ay maging inspirasyon sa bawat isa sa amin. Sa mga awit na aming papakinggan, ay nawa ay magbigay ng pag-asa sa bawat isa. Lahat pong ito ay aming hinihiling kalakip ng kapatawaran ng aming mga pagkukulang pagkakasala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. More powerful.
Maraming salamat po sa isang napakagandang awit, papuri sa Panginoon, na tunay nga po na sinasabi ng mensahe ng awit na alam ng Diyos at batid ng Diyos kung ano po ang ating nararamdaman, yung mga takot natin at mga pag-aalinlangan ay batid ng Diyos. Ang nais lamang ng Diyos, ayon po sa mensahe ng awit, na dapat po tayo ay lumapit lang sa Kanya sapagkat alam niya po ang ating pong nararamdaman. Ngayon po ay bago po tayo magpapatuloy po sa ating pong pag-aaral muli ng banal na salita ng Diyos, maaari po bang tayo po muna muli ay manalangin? Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin, sa inyong pong pag-iingat at paggabay. Aming dalangin, Panginoon, sa aminawa pong pag-aaral na inyong pong banal na salita, ang naway bigyan kami ng karunungan, katilinuhan at lalong higit sa lahat ay ang unawa ng sagayon maunawaan po namin ang mensahe na nais niyo pong iparating sa mga oras nito. Ito po aming dinadalangin na naway patawarin kami sa mga kasalanan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ang ating pong pag-aralan sa mga oras nito ay may katanungang, tapat ba ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman? Maraming nagsasabi na ang katapatan ay napaka-importante. Ang sabi pa ng iba, ang katapatan ay nagpapakilala ng iyong pag-uugali at ng iyong personalidad at ng iyong buong pagkatao. Ang katanungan po sa mga oras nito ay ating pong pag-aralan kung ang Diyos po ba ay tapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga sinasabi at sa lahat ng kanya pong ginagawa. Mayroon pong katanungan sa mga oras nito. Ang tanong ay, minsan ba ay may nangako na sa inyo? Yun po, ang katanungan ay, minsan ba ay may nangako na sa inyo? Siguro po, lahat po naman tayo ay meron na pong nangako sa atin. Ang iba naman ay pinangakuan natin. Paano po kaya, ito po ang aking katanungan, paano po kaya kapag ang isang tao ay nangako sa inyo at kanya pong tinupad, ano po ang una niyo pong mararamdaman? Natural po ang siguro ang ating unang mararamdaman niyan ay napakasaya. Sapagkat ang taong ito ay mayroong isang salita. Ngunit kung ang katanungan po mga kapatid, mga kaibigan at sa mga magigilo na tagapanood, ay kung ang katanungan ay kapag ang isang tao ay nangako sa iyo at hindi niya tinupad ang kanyang pangako, ano po ang ating pong mararamdaman? Para sa akin ay parang nawawalan na ako ng tiwala sa taong iyon. At para sa akin ay masasaktan ako at napakasakit sapagkat ang hirap po na umasa. Meron nga ang kasabihan, di ba, yung tinatawag na na-UTI daw po. Ano daw po yung na-UTI? Yung ibig sabihin nun, umasa tapos iniwan. Ay naranasan ko po yun dati po mga kapatid, mga kaibigan. Pero ang sakit kapag pala ikaw pinangakuan tapos yun pala ay hindi tunupad. Ano po kaya kung sa palagay niyo po ay alalahanin po natin, bigyan ko po kayo ng 10 segundo, isipin niyo po ang kung sino po yung tao na nangako po sa inyo noon. Tapos gaano ba kahalaga ang kanyang pangako? Ano ba yung pinangako niya sa iyo? Meron bang isang tao na nangako sa inyo na hindi niya tinupad ang kanyang pangako? Paano po kaya kapag ang isang tao ay pinagkakatiwalaan mo, palagi mo na siyang kasama, pero hindi siya naging tapat sa kanyang pangako, ano po ang ating mararamdaman? Unang-una po mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat tayo naman ay lahat ay pare-pareho naman po tayo ay nakakaranas po ng ganyan, unang-una, madidismaya tayo. Pangalawa, parang nawawala na tayo ng tiwala sa taong iyon. Para yung tiwala mo sa kanya ay para bang isang baso na kapag ito ay nabasag, ang hirap na pong buuin. O parang isang papel, sapagkat kapag ang isang tao ay nangako, kapag ito ay napako, para po yung ang tiwala mo ay parang isang papel na napaka-plain. Parang ganito po yan. Yan. Parang isang papel na napakatuwid, pero kapag ito po ay nawala, ang hirap na po niyang ituwid. Ang hirap ng panumbalikin. Diba? Parang ang tiwala din ay para din po yan siyang baso. Kapag ito na nahulog at nabasag,
kahit lagyan mo pa po ng pandigit, ay napakahirap na pong ibalik sa dati. Para din po yung ang tiwala o yung katapatan ng isang tao kapag ito po ay nawala, para po yung sugat. Kapag nasugatan, ay masakit. Yan naman ay darating yung panahon, naghihilom po yan, gumagaling, pero nandun pa rin yung bakas ng nakaraan. Yung peklat po ay nagpapaalala na ikaw po ay nasugatan. Ganun din napakasakit kapag ang isang tao po ay nangako po sa atin at hindi po siya naging tapat sa kanyang mga pangako. Naalala ko, nung ako po ay high school, ay ang nanay ko po ay may binili po siya noon, nung time po na yon. At ang sabi niya, anak, ay maribang sunduin mo ako sa terminal sapagkat marami akong mga dala. Sa madaling sabi po ay sabi ko sa nanay ko, oh, sige ma, pupuntahan kita doon sa ganitong oras. Mag-text ka sa akin. Ayan. Ngayon, sa madaling sabi ay nag-text na yung nanay ko. Ngayon, ang problema po mga kapatid, mga kaibigan, ay nakalimutan ko na may pangako pala ako sa nanay ko na pupuntahan ko po siya at upang salubungin sapagkat nahihirapan po siya sa kanyang mga daladala. Sa madaling sabi, dahil po ako'y nakalimot at hindi ako naging tapat sa aking pangako na ako'y pupunta, ay nung nagulat na lang ako, ay naalala ko na nung dumating na yung nanay ko sa bahay at sobrang galit niya sa akin. Tapos, habang siya po ay nagagalit sa akin, mga kapatid, mga kaibigan, meron siyang ikwinento sa akin. Ang sabi niya, alam mo anak, meron akong gustong ikwento sa'yo. Instead na po na nagalit siya sa akin, kung ano-ano na lang sana ang sasabihin niya, meron siyang ikwinento sa akin na hindi ko talaga makalimutan kahit kailan. Ang sabi niya sa akin ay ganito. Nung hindi pa daw ako pinapanganak, sa lugar namin ay meron pong, yung kapitbahay namin ay meron daw pong ikakasal po sila. Itong magkasintana ito ay nagpa siya na ikakasal. At sila po ay may inimbitahang isang pastor na sabi niya, Pastor, pwede po ba kayo na kayo po ang magkasal po sa amin? Sapagkat ito po'y kanilang hinahanga ang pastor. Dumating sa punto, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ko na po babanggitin kung ano po yung pangalan kasi ayun po ay nakalipas na. Iwan ko lang po kung buhay pa po yung taong iyon. Kasi sobrang tagal na daw pong panahong iyon. Ngayon po ay, ang sabi ng aking nanay, nung siya daw po ay pumunta sa may kasalan, ay nung sa araw ng kasal, ay habang ang pastor daw po ay nagbabiyahe kasi galing po siya sa napakalayong lugar kasi sa probinsya po sa Mindanao, lalo-lalo na po sa Davao, ang mga simbahan po ng mga Adventist po doon ay ang lalayo po ng lugar. At yun po ay minumotor. Hindi pa masyado uso po yung bus po nung panahon na yon. At hindi pa masyado daw po mas simentado. Ngayon, ang sabi ni Mama, ay nung panahon daw po na yon, itong pastor, ay habang siya nagbabiyahe, ay nasiraan daw po siya ng motor. At yun po yung, ang araw na yon ay araw po ng kasal ng magkasintahang iyon. Ngayon, sa madaling sabi, dahil nga pag may kasal, syempre ay maaga po yun silang naghahanda. Nagluluto na po yan. Lahat ay ginawa na lahat at nakaprepare na lahat. At dumating sa punto na sa takdang oras ay ang hinihintay na lamang po na dumating ay yung taong pong iyon. Dumating sa punto na dahil nga po siya ay nasiraan ng motor, inayos niya po ito ng inayos hanggang sa dumating sa punto na hindi niya talaga maayos at ayaw niya rin pong iwan. Ang nangyari po mga kapatid, mga kaibigan, ay instead na dapat mag-commute siya, ay hindi po siya pumunta. Kaya ang ginawa niya, pinabukas na lang niya na maayos po yung kanya pong motor. Ang tanong po, okay lang po kaya po yung reasonable po ba ang kanya pong ginawa? Para sa atin, siguro pwede kasi maintindihan naman natin kasi dahil nga naman nasiraan ay wala po siyang masakyan, hindi naman pwedeng siya po ay maglakad. Mas lalo din po siyang matatagalan. Pero ang nangyari po mga kapatid, mga kaibigan, sa araw na ito, halimbawa, isipin po natin, sa araw na ito ay ikakasal ka na.
Handang-handa na lahat, handang-handa ka na, na ikakasal. Tapos, walang dumating na pare, ni pastor o ministro. Tapos, ang nangyari po ay, siyempre, marami kang inimbitahan, marami kang mga kamag-anak mo sa side mo at sa side ng mapapangasawa mo. Lahat doon, handang-handa na. Yung pastor o pare o ministro na lamang, ang hinihintay. At sa madaling sabi po, ay wala pong dumating na upang magkasal sa kanila. Ang nangyari po ay, lahat po ay nadismaya. Nasayang lamang po ang hinanda at nasayang lamang po ang kanila pong mga niluto po, mga kapatid, mga kaibigan. At dumating sa punto na marami pong nagreklamo. Kaya ang nangyari, ang ginawa ay bumawi naman daw po yung pastor, pero pumunta naman po doon sa venue, kaso kinabukasan na. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo po yung ikakasal sa oras na yon, isipin po natin kung tayo po yun. Halimbawa, ininbitan mo isang pare, isang pastor, isang ministro, at kinabukasan pa lamang po siya pumunta. Inakahanda na po sa araw na ito. Ano po yung mararamdaman nyo? Sa madaling sabi po ay nadismaya po sila. Humingi po ng tawad po yung pastor at dumating sa punto na medyo nasaktan po talaga ng labis yung ikakasal at yung kapamilya po na yun. Ngayon, ano po yung lesson learned? Ang sabi ng aking nanay ay sabi niya, ikaw anak, sabi niya, kapag ikaw ay nangangako, ang sabi ng aking ina, kapag ikaw ay nangangako, maging maliit na bagay man yan o maging malaki, kapag ikaw ay nangako, sisikapin mo dapat na tuparin mo ang iyong mga pangako. Sapagkat, kahit gaano ka kabisik o anuman yung mga, kahit bumagyo man o anuman yung nangyari, hanggat makakaya mo, gawin mo lahat ng bagay hanggang sa ito ay mapulpil mo po yung pangakong mong iyon. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, nung aking pong narinig sa aking ina na ganun pala, kapag tayo po pala ay mangangako ay napakalaking bagay pala ang pangangako. Sapagkat ito, ang sabi niya po, ay ito'y magre-reflect sa ating pong karakter. Kaya ang sabi ng nanay ko, kung mangangako ka man na hindi mo naman kayang gawin, ay huwag mo nang sabihin kasi aasa yung tao. Masasaktan yun kapag hindi mo ginawa yung ipinangako nyo po. Kaya ang sabi pa ng aking nanay na dapat kung darating yung balang araw na, kung ikaw man ay magiging pastor, ay kagaya ng aking kwento, ay nawa ay maging tapat ka sa iyong pangako. Sikapin mo. Kahit ano yung, gaano man kahirap yung mga bagay-bagay, kung hindi mo talaga kaya, sabihin mo na ng maaga pa. Kasi kapag hindi mo sinabi ng maaga pa, ay aasa at lalong masasaktan ang taong iyon. So, sa madaling sabi po mga kapatid, ay ito po yung aking naalala, ang sabi po dito sa aklat po ng Biblia, sa aklat ng Mateo 5, ang talata po ay 33. Ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Narinig din ninyo na sinabi sa mga tao nung unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Ibig sabihin po mga kapatid, mga kaibigan, lalong-lalong higit na kung tayo po ay nagbibigay ng panata o pangako sa Panginoon. Kung sa tao nga ay napakasakit kapag hindi natin natupad o mayroong isang tao na nangako sa atin at hindi niya ginawa ang kanyang sinabi at hindi siya naging tapat, ay napakasakit. How much more kapag tayo po ay nangangako o nagbibigay ng vow o panata sa Panginoon. Dapat ang sabi dito, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Napaka-importante po pala ng pangako. Kasi kapag tayo po ay nangangako, dapat ang sabi po dito ng Panginoong Hesus, aklat ng Mateo 5, ang talata po ay 33, ganito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Ngunit ang iyong pananalita ay magiging oo kung oo, hindi kung hindi. Anumang higit pa rito ay buhat sa masama. Maliwanag po na sinasabi ng Panginoong Hesus, maging pastor ka man, maging pare ka man, o maging ministro ka man, o maging ordinaryong tao ka man,
ay ang sabi po dito, kapag tayo daw po ay nangangako, ang oo natin ay magiging oo at ang hindi ay magiging hindi. Hindi pwede yung nagsabi ka na oo tapos hindi mo pala ginawa. Yan po ay napakasakit. Sapagkat ang sabi dito, anumang higit pa rito ay buhat na sama-sama. Kapag ang iyong pinangako ay hindi mo tinutupad, yan po ay kasalanan. Kasalanan sapagkat ang sabi nga sa 10 utos, huwag kang magsisinungaling. Kaya bakit po siya pagsisinungaling? Sapagkat hindi ka naging tapat sa iyong sinasabi. Ano pa po? Di ba? Ang sabi, may katanungan ay ganito. Ang Diyos ba ay tapat sa kanyang mga pangako? Kung tayo nga ay gusto natin ang yung mga tao na ating pong mga kaibigan, ating mga kamag-anak, o yung mga tao na malapit sa ating buhay, o kahit hindi natin kakilala, ay kakakilala pa lang, kapag may nagsalita, gustong-gusto natin na sila po ay tutugon sa kanilang mga pangako. Pero ito po ang masaklap sa panahon po natin ngayon. Sa gobyerno po, mga kapatid, mga kaibigan, marami pong nangangako pero lahat ng kanilang pangako ay napako. Maraming nagsasabi, kung ako'y inyong iboboto, ay hindi na kayo maghihirap. Pero nung binoto na po, mga kapatid, mga kaibigan, ang bayan po natin ay mas lalong naghirap. Ang iba naman ay napakaganda, mabulaklak na mga pananalita. Pero ang nangyari po ay ganun pa rin, hindi pa rin nila tinupad ang kanilang pangako gaya ng ibang mga tao. Minsan po ba naranasan po natin na meron pong nangako sa inyo? Ang sabi ay sa mga babae, meron na bang nagsabi sa inyo na lalaki na mahal kita, wala nang iba. Tapos mga lumipas ang panahon ay nung sinagot na ay nagkainlaban hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon ng pag-aaway. At sa madaling sabi, nakalimutan ang pangako at naghanap na po ng iba. Yan po ay masasabi po nating taong sinungaling. Taong hindi tapat at hindi karapat dapat na pagkatiwalaan sapagkat wala pong isang salita. Ang tanong, mga kapatid, kung ang tao po ay nangangako at minsan ay napapako, ang tanong, ang Diyos ba ay tapat sa kanyang mga pangako? Kung ang tao po ay minsan ay nagiging tapat at kaso minsan ay hindi nagiging tapat, ang tanong ay, ang Diyos ba ay tapat sa kanyang mga pangako? Ating pong alamin. Ang sabi po dito sa aklat po ng Deuteronomio, 7 na ang talata po ay 9, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos. Ang tapat na Diyos. Ang sabi na po ay, tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Napakabuti. Ang sabi dito po, mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay tapat na Diyos. God is a faithful God. At ipinapakita dito na ang Diyos ay tapat magpakailan pa man. Kung paano ang Diyos ay naging tapat sa ating ninuno na si Abraham, si Isaac at si Jacob, ang sabi dito, hanggang sa 1,000 salinlahi. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay tapat noon, kung ang Diyos ay tapat ngayon, at ang Diyos ay tapat magpakailan pa man. Ang sabi po dito, mga kapatid, ang salitang tapat, pansinin po natin yung salitang tapat, T-A-P-A-T. Pag ang salitang tapat, ang gawin po natin ay subukan po nga natin baliktarin. Ano po ang inyong nababasa? Tama po ang inyong pong nabasa. Ang salitang tapat, kahit pagbalik-baliktarin mo man, tapat pa rin. Ano ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Kapag ang isang tao ay tapat, halimbawa parang sa mag-asawa lang yan o magkasintahan, kahit hindi mo nakikita ang iyong partner, kahit hindi mo kasama, kung ikaw ay tapat sa iyong minamahal, kahit maraming tukso, maraming pagsubok yan, kung ikaw ay tapat, tapat ka pa rin. Ibig sabihin, ang katapatan ay hindi lamang dapat yung nakikita.
Kahit hindi nakikita, dapat maging tapat po tayo, lalong-lalo na po sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na tapat na tao, kahit pagbaliktarin mo man, ibabaliktan mo man, ay tapat ka pa rin. Kaya, ano po ang sabi ng aklat ng mga panaghoy? Chapter 3, verse 22. Sabi dito po, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi magmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya tayo nananatiling buhay, kaya tayo humihinga pa rin sa mga oras nito dahil sa katapatan ng Diyos, dahil sa tapat na pag-ibig ng Panginoon na hindi po nagmamali o hindi natatapos o hindi nagbabago, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Napakabuti ng Diyos. Kaya pala tayo nananatiling buhay dahil po sa katapatan at pag-ibig ng Diyos at kanyang habag na hindi po natatapos. Ang sabi dito sa 23 ng aklat ng mga panagoy, chapter 3, sariwa ang mga iyon tuwing umaga sapagkat dakila ang iyong katapatan. Napakatapat, ang sabi nga sa English ay, great is thy faithfulness. Ang Diyos ay napakatapat. Napakatapat ng Diyos sa atin. Na kahit minsan tayo ay nakakalimot, ang Diyos pa rin ay nandyan. Ang Diyos pa rin ay palaging nandyan sa atin na hinihintay niya na tayo po ay manumbalik po sa Kanya. Ang tanong ay, mga kapatid, ay ganito. Anong mga bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos? Kung sinasabi natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, meron po bang mga bagay na hindi po kayang gawin ng Diyos? Kasi ginawa niya langit at ang lupa, lahat ng bagay, lahat. Nagawa niya. Pero ang tanong po, mga kapatid, mga kaibigan, ano kaya yung mga bagay na hindi kayang gawin o hindi pwedeng gawin ng Diyos? Unang-una, ang Diyos po, mga kapatid, ay ang hindi niya kayang gawin, ang magsinungaling. Ang hindi kaya ng Diyos ay, ang sabi dito, ang hindi kayang gawin ng Diyos ay maging hindi tapat na kahit sa panahon na tayo po ay hindi nagtatapat. Sapagkat sabi dito, hindi mababawasan ang katapatan ng Diyos kahit tayo hindi naging tapat sa Kanya. Ang isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos ang hindi maging tapat sa iyo at sa akin. Ibig sabihin, ang Diyos ay tapat kailan paman. Ang Diyos ay tapat na kahit tayo po minsan ay parang tayo po ay nalihis ng landas. Minsan ay nakalimot na kahit minsan ang ating covenant, kahit na minsan ang ating tipan o yung pangako sa Diyos ay minsan ay hindi natin tinupad, ang Diyos pa rin ay tapat sa Kanyang mga pangako. Tapat pa rin ang Diyos na kahit sa kabila na tayo po ay hindi nagtatapat sa Kanya, na kahit minsan ay tayo po ay nagkakasala laban sa Kanya, ang Diyos pa rin ay tapat sa iyo, tapat pa rin sa akin, at tapat pa rin sa ating pong lahat. Ang sabi po dito, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, kaya tayo dapat ay maging tapat gaya ng Diyos. Ang nais ng Diyos sa atin sa mga oras na ito, mga kapatid, mga kaibigan, gusto ng Diyos na ikaw ay maging tapat. Gusto ng Diyos na ako'y maging tapat. At gusto niya na lahat tayo po ay maging tapat. Maging tapat po tayo sa ating mga pangako. Maging tapat po tayo na minsan ba ay dumating sa ating buhay, na minsan ba tayo ay hindi naging tapat sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, o sa ating mga minamahal, sa ating mga kaibigan. Minsan ba tayo po ay hindi naging tapat? Aking dalangin ay manumbalik tayo. Manumbalik tayo sa Diyos. Kung ano man yung nasira nating mga pangako, ay sikapin natin. Kung hindi na tayo kayang bigyan po ng pagkakataon ng ibang tao, ang Diyos po, mga kapatid, ay nagbibigay ng another chance. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng second chance. Ang Diyos ay nagbibigay ng unlimited na chance. Na kahit na minsan tayo po ay nagkasala, minsan tayo po ay nakalihis ng landas, ang Diyos pa rin ay patuloy na nagiging tapat. Ang gusto niya ay tinuturuan niya tayo na maging tapat sa ating mga pangako, sa ating mga salita. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging sinungaling na kagaya ni Satanas. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging hindi tapat na kagaya din ng ugali ni Satanas.
ang gusto ng Diyos na tayo maging kaugalin niya. Hindi man tayo perpekto, lahat man tayo po ay nagkakasala. Pero ang nais ng Diyos sa atin ay mabuo po yung tiwala ng tao sa atin. Gusto ng Diyos na makita sa atin na tayo po ay tapat sa ating mga pangako. Mga tayo po ay maging tapat sa ating mga sinasabi. At ang gusto ng Diyos sa atin ay magiging kagaya niya. May mga bagay minsan na tayo po ay nagkakasala, minsan tayo po ay napapalayo. Ang nais lamang ng Panginoon sa mga oras nito ay manumbalik po tayo sa Kanya. Lumapit tayo muli at ipanalangin natin sa Panginoon na, Panginoon, na gusto ko pong magbago. Panginoon, gusto ko po na maging tapat sa aking mga sinasabi. Maari po ba, Panginoon, nawa sa tulong ng Santong Espiritu na unti-unti na mabago ko ang aking buhay. Lalong-lalo na po, mga kapatid, mga kaibigan, kapag tayo po ay nangangako kahit sa munting bata, dapat tuparin mo iyon sapagkat tatandaan ng batang iyon na ikaw ay kung tapat ka ba o hindi. Lalong-lalo na kung tayo nga ay magiging tapat sa mga tao, ay dapat unang-una maging tapat tayo sa ating Diyos sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay tapat na Diyos. Gaya nito po ang sinasabi sa aklat ng Deuteronomio, ang 7 na ang talata ay 9, akin pumuling babasahin. Dahil dito, kilalanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wakas ay na may at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin lahi. Ang panawagan po, mga kapatid at mga kaibigan at mga magigiliw na tagapanood, kung minsan ang buhay mo ay hindi ka naging tapat, meron ka pa rin pong pagkakataon ngayon na magbago, na magbalik loob sa Panginoon. Kung minsan ba ay akala mo ay hindi ka napatatawarin ng Diyos, nagkakamali po kayo. Sapagkat ang Diyos ay tapat kailanpangman. Sapagkat ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago kahit na anuman ang mga hirap at mga problema o pagsubok natin kinakaharap, ang Diyos ay nandyan lamang po. Tandaan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang salitang tapat, kahit pagbalik-balik tarin mo man, tapat pa rin. Kaya akin pong inimbitahan ang ating pong magbibigay po ng awit papuri sa Panginoon at namnamin po natin ang mensahe po ng awit. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa Panginoong Hesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya hapag buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Na rin siya dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Oh,
lang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay maligtas. Pangako niya ni nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalim, wala ka'y nagpinan. Para bang ang kahit ay sa iyo pinapasaan. Lalahanin mo sana, minamahal ka lang. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Iyaya niya tapang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay naligtas. Pangako niya ay di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Iyaya niya tapang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay naligtas. Pangako niya ay di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Gaya nga po ng awit, ang Diyos ay tapat kailan pa man. Ang aking pong dalangin, nais po ba natin na tayo po muli ay magtapat sa Panginoon? At gayon din naman sa pagtatapat sa tao, nananawa po ang ating mga salita ay dapat tayo po maging tapat. At nawa po, ito po ay sikapin natin na masunod o magawa ang mga pangako po natin na ayon po sa kalooban ng Panginoon. Kung gayon po ang inyong pong katugunan, kung yun po ang inyong pong panalangin, akin po kayong iniimbitahan muli na tayo po ay sumandali at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Kung paano po kayo naging tapat sa amin noon, ngayon at magpakailan pa man, aming dalangin o Diyos, turuan mo nawa kaming maging tapat na kahit sa kabila ng mga pagsubok, mga tukso o mga problema, ay sisikapin po namin at aming pong ipinapanalangin na kami po inyong tulungan upang maging tapat na kagaya niyo po, O Diyos. Patawad, Panginoon, sa aming pong mga nagawang kasalanan at nawa po'y linisin kami sa lahat ng aming pong mga pagkakasala at pagkukulang upang sa gayon ang aming pong panalangin ay inyo pong dinggin. Ito po aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.